Morning to everyone. I just want to show you the beauty of our community here in our suburb, Garvey. Yeah, magandang umaga po sa lahat ng mga subscribers. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Papakita ko lang po sa inyo ang aming community dito sa Port Western Australia. Kailangan lang natin maglakad-lakad para sa ating health. If you have any questions or any greetings or any suggestion or comments, feel free to do it. Masyal ko lang po kayo dito sa aming community. Kaganda po ng aming weather ngayon dahil it's still summer here. Go.
marami pong dito sa area na to. May pong malalaking malalaking sukat ng lot dahil ito yung mga naunang mga bahay na itinayo. Mostly umabot ang mga lot dito ng mga 6,500 to 700 square meters. Pero yung mga bagong bahay ngayon medyo maliliit na lang. Kaya we're still lucky na medyo malaki pa yung lot na nakuha namin. We didn't buy it in full. Lahat naman may utang. Same rin. 30 years ang term. It's depend kung mababayaran siya na mas maaga, kung may pera ka. Shout out po dyan sa mga relatives and friends dyan sa Pilipinas. Sana po lag kayong mag-iingat at nasa magandang health at maging ligtas po kayo sa bagong variant ng virus na Omicron. Ganun lang po talaga. We need to live with it. Kailangan na natin patibayin yung resistensya. May purpose po talaga si God dyan. Ibig sabihin, kailangan natin muni-muni. Bahay nitong andirito on my left side. Yeah, I have a very big house on the second floor. Usually kasi yung mga bahay na ganyan, they have 6 to 8 rooms, I guess. Yung mga naririnig niyo po yan, yan po yung mga crow. Napakaingay po tuwing umaga. Kumbaga sa manok sa atin sa Pilipinas, sila po yung tagagising natin. Morning! Isang araw po, ipopost ko po dito yung, ipopost ko po sa vlog ko yung mga gusto pong magkaroon ng opportunity na mag-work dito sa Western Australia. Hindi po ganun kadali-dali. Kami po yung sinarte lang dahil rin po sa work ng aking husband. Ako po yung full-time housewife. Pero I'm planning to look for a job maybe.
or kung maging maganda at maayos po itong pag-vlog ko, mag-full time vlogging na lang po. Para maipakita ko po sa inyo yung mga magagandang lugar dito sa Perth, sa Western Australia. Just in case po na may mga kababayan po tayo na gusto rin magpunta rito or umanap ng mas magandang opportunity. Yung mga, especially po yung ating mga skilled workers, marami pong opening, pero sa tingin ko, meron po silang bagong rules para sa mga OFW na mga pupunta dito. I-share ko po sa inyo yung page kung saan nyo po makikita yung mga openings, job openings, kasi po siya po yung nakakaalam. I think siya ay naka-base sa Philippines pero Australian. Nakaala si husband po kasi ay nag-apply mismo sa mismong sister company rin ng company na pinag-workan niya sa Pilipinas. Kaya madali po siyang na-absorb. Hindi po gaya ng ibang mga nag-apply. Medyo mahaba-haba po talagang kanilang tatahakin. Lalo na po sa mga 457 na visa. Medyo, pero tiyaga-tiyaga lang po. Pag may tiyaga naman at may determination tayo na manirahan po dito. As long as na nagtatrabaho po tayo ng maayos, wala pong imposible. Ikot po tayo guys, walang masyadong scenery dyan. Kita sa kabila, puro kalsada kasi yung usual na walking path na ginagawa na namin ni husband. So ito, I'm gonna show you the whole area of our community here so you can see kung gaano kaganda ang community here. May mas magaganda pa rito kasi yung mga high class na yon at matataas na rin po yung kanilang presyo when it comes to kung bibili ka ng bahay. But here libre po ang schooling, primary and high school. Hindi po masyadong stress ang mga bata. They enjoy playing because yung napakalaki po ng kanilang school ground to do their sports. They have still spend a lot of playing. Marami pong mga playground dito provided ng government na sana ganun din ng Pilipinas. They still have a lot of big trees, fresh ang hangin. So, maganda rin po ang advantage nito para po sa ating mga seniors. Ito po yung school na malapit sa house namin, pero since na mga kids ko is malapit din dito ang high school sa walking distance, mga
5 to 10 minutes walk from the house. But this one is primary school. One, they have the netball playground. They also have a volleyball. Also, they can also play basketball, tennis. These are the Pirates. Look, yan lang po sila, mga ibong gala. Look, hello birdies. Sanay po sila sa tao. They're not scared of people. Look, hello. Hi! Yan. Sa atin po, hinuhuli sila pero dito po bawal. Tsaka yung mga gagawin pong pet sa bahay. Yan, babawal po yan. Dahil hinahayaan lang po silang maglaran to their own environment. Got those birds. Yan. Marami pong mga iba't ibang klaseng birds dito. Wildlife, you can see. Ang kakatunan nakita nyo kanina, isa lang yon. Meron din mga green, may white, may black. Diyan lang po sila. If you can hear the birds, sarap pakinggan yan sa umaga. Kala mo nasa gitna ka na. You're living in a middle of wilderness, pero you know, mas grabe pa dyan. Meron pang area na talagang wilderness na sinasabi. Yung may mga pagising mo, may mga nakapaligid sa yung mga kangaroo, which is napuntahan na namin nung hindi pa ako nag-vlog. But eventually I'm gonna show you. If we going back there, mag-feature din po ako nun. So here we are. Look at the birds. Look at those birds. Those are the cockatoo, white cockatoos. Morning! Mabait din po yung mga tao dito. Usually, when pag nakakasalubong po nila kayo, they greet you. Kaya, mabait din po sila. May mga ilan na races. Pero, hindi nyo na pong patulan. Audio Jungle.